araw sa ating lahat, Agham-amazing kids. Narito muli tayo sa ating asignaturang Agham 3 o Science 3. Ikatlong markahan para sa ikalimang linggo, ako ang inyong guro, si Teacher Lynn. Tayo muna ay mag-balik-aral. Basahin at unawain ang mga tanong. Sulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagotang papel. Number 1. Anin sa sumusunod ang nanghihiram ng liwanag sa araw? Ang tamang sagot ay C. 1. Number 2. Alin sa sumusunod ang natural na liwanag na ginagamit ng tao kapag gabi o madilim? Tamang sagot ay C. 1. Number 3. Anong uri ng liwanag ang hindi nakokontrol ng tao? Ang tamang sagot ay A. Natural sources of light o likas na pinagkukunan ng liwanag. Number 4. Anong uri ng liwanag ang nakokontrol ng tao? Ang tamang sagot ay B. Artificial sources of light o liwanag na likha ng tao. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng natural light o likas na liwanag? Ang tamang sagot ay C. Kidlat. Number 6. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng liwanag. Ang tamang sagot ay B. Araw. Number 7. Kung may liwanag na hindi nakokontrol ng tao, may mga liwanag naman na kaya nating kontrolin. Ano ang tawag dito? Ang tamang sagot ay B. Artificial sources of light o liwanag na likha ng tao. Number 8. Alin sa mga sumusunod na bagay ang hindi nabibilang sa pangkat? Ang tamang sagot ay A. Alitap-tap. Number 9. Ang traffic lights ang nagsisilbing gabay sa kalsada o highway upang maiwasan ang aksidente. Ang tamang sagot ay A. Tama. Number 10. Maghapong nakasindi ang ilaw sa iyong kwarto, ano ang nararapat mong gawin? Ang tamang sagot ay C. Papatayin ko ang ilaw para hindi sayang sa kuryente. Congratulations, Agham-amazing kids! Ang layunin ng ating aralin ngayon, nakikilala ang pinanggagalingan ng tunog na ilalarawan ang gamit ng tunog. Ang ating pag-aaralan ngayon, pinagmumulan at gamit ng tunog. Agham-amazing kids, handa na ba kayong matuto sa ating bagong aralin? Pakinggan ang aking babasahing kwento. Habang natutulog si Teacher Lynn, bigla siyang nagising dahil sa ingay sa kanyang paligid. Una na dito ang meow, meow o tunog ng alaga niyang pusa. Sunod, ang ingay ng kanyang kapitbahay na nagsasaya at nagpapatugtog ng iba't ibang instrumento. Kasama din
ang mga nagbangga ang mga sasakyan sa labas ng kanilang kalsada. Dahil sa ingay ng kanyang paligid, hindi na siya nakatulog pa at tuluyan nang bumangon sa kanyang higaan. Handa na ba kayong sumagot sa aking mga katanungan? Number 1, ano ang ginawa ni Teacher Lynn sa kanyang kwarto? Ang ginawa ni Teacher Lynn sa kanyang kwarto ay natutulog. Number 2, bakit nagising si Teacher Lynn? Nagising si Teacher Lynn dahil sa ingay sa kanyang paligid. Number 3, saan nagmula ang mga tunog o ingay? Nagmula ang mga tunog o ingay, una sa kanyang alagang pusa. Pangalawa, sa kanyang kapitbahay na nagpapatugtog ng iba't ibang instrumento. At pangatlo, sa labas ng kanilang kalsada na may nagbangga ang mga sasakyan. Number 4, sa iyong palagay, nakatulong ba ang tunog para marinig ang mga ingay sa paligid? Opo, nakatulong ang tunog upang marinig natin ang mga ingay sa ating paligid. Number 5, mahalaga ba ang tunog para tayo ay makarinig? Bakit? Opo, mahalaga ang tunog upang tayo ay makarinig at marinig natin ang bawat isa. Mga bata, panoorin ang bidyong ito. Napanood ninyong video ay Drum and Lyre sa President Corazon C. Aquino Elementary School. Ang mga mag-aaral ay gumamit ng iba't ibang instrumento upang makabuo ng iba't ibang tunog. Ano nga ba ang tunog o sound? Ang tunog ay isang anyo ng enerhiya na nalilikha sa pamamagitan ng pag-vibrate na nalilikha sa pag-urong-sulong ng isang bagay. Ang malakas na vibration
ay nakalilika ng malakas na tunog, samantalang ang maikli at mahinang vibration ay nakalilika naman ng mahinang tunog. Ang mahinang tunog ay karaniwang ginagawa ng mga taong nag-uusap. Nakakatulong ang mahinang tunog sa pagbawas ng stress, pag-improve ng memorya, at pagbaba ng blood pressure. Ang halimbawa ng mga mahinang tunog ay mga huni ng ibon, tunog ng agos o daloy ng tubig, paghinga ng isang tao. Kayo naman ang magbigay ng halimbawa ng mahinang tunog. Very good, kids! Ang malakas na tunog ay masakit sa taingang pakinggan at maaaring makasira ng ating mga pandinig. Ang mga halimbawa nito, tulog, putok ng bomba, paputok o fireworks. Kayo naman ang magbigay ng halimbawa. Very good, kids! Saan nga ba nagmumula ang tunog? Ang tunog ay maaaring magsimula sa pag-iklap, snap ng daliri, pagpalakpak, pagpatsyak, o kahit pag-aayos lamang ng iyong mga gamit. Maaari ding pagmula ng tunog ang ating pagsasalita, pagtawa, pag-iyak, pagsipol, at pagkanta dahil sa pag-vibrate ng ating vocal cords. Ang iba't iba namang instrumentong pangmusika ay nakalilika ng tunog sa pamamagitan ng paghampas gaya ng tambol, paghihip gaya ng torotot at trompeta, pagkalabit ng string gaya ng gitara at violin, at pagkalog gaya ng maracas at iba pa. Marami ding bagay sa ating paligid ang pinagmumula ng tunog, gaya ng radyo, television, telepono, o cellphone, orasan, bell o kampana, at mga sasakyan. Maging ang mga hayop ay pinagmumulan din ng iba't ibang tunog, gaya ng huni ng ibon at tahol ng aso. Panoorin ang mga video ng mga iba't ibang pinagmumulan ng mga tunog. Thank you.
Napanood nyo ba ng mabuti ang ating mga videos? Ngayon naman, tayo ay maglalaro. Hulaan mo! Sulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, ito ay instrumento na nagbibigay ng tunog sa pamamagitan ng pagkalabit o pagstrum. Ano ito? Ito ay gitara o guitar. Number 2, ang tunog na ito ay nagmumula sa isang sasakyan. Nagbibigay babala na may sunog na nagaganap. Ano ito? Ito ay truck ng bumbero o fire truck. Number 3, ang tunog na ito ay nagmumula sa isang bagay na nagsasabing oras na ng pagsamba. Ano ito? Ito ay kampana o bell. Number 4, ito ay instrumento. Maaari nating itong mapatunog sa pamamagitan ng paghampas o pagbit. Ano ito? Ito ay drum. Number 5, ang tunog na ito ay nagiging babala sa mga tao na may emergency na kailangan maihatid sa ospital. Ano ito? Ito ay ambulansya o ambulance. Awesome, kids! Ngayon naman, pag-aaralan natin, ano nga ba ang gamit ng tunog? Ang iba't ibang tunog na ating naririnig ay may iba't ibang gamit. Ang mga tunog na nalilikas sa pagsasalita at pagkanta ay ginagamit sa pakikipag-usap o pakikipag-ungayan. May mga tunog na nagsisilbing musika. Ang tunog ay maaaring gamitin senyales o babala sa panahon ng sakuna gaya ng lindol, sunog o bagyo. Ang tunog ng truck ng bumbero ay nagpapahiwatig ng sunog. Ang tunog ng ambulansya ay nagpapahiwatig naman na kailangan itong bigyan daan dahil nanganganib ang sakay nito. May mga tunog na nagbibigay ng musika at impormasyon gaya ng mga nagmumula sa radyo at telebisyon. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay hudyat na magsisimula na ang misa. Ang tunog ng alarm clock ay nagbibigay hudyat na oras na ng pagising. Ang busina ng mga sasakyan ay nagbibigay babala upang maiwasan ang sakuna. Mahalaga ang mga tunog, ngunit ang sobrang malalakas na tunog ay maaari ring makasama. Handa na ba kayong sumagot sa ating mga gawain? Ihanda na ninyo ang inyong mga kagamitan. Tara na!
Para sa unang gawain, tingnan ang larawan sa ibaba. Lagyan ng check ang bagay na pinagmumulan ng tunog at X kung hindi pinagmumulan ng tunog. Para sa ikalawang gawain, hanapin sa hanay B ang gamit ng tunog sa mga larawan na nasa hanay A. Sulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para sa gawain ito. Magwawasto ng mga sagot. Be honest, kids! Very good, kids! Para sa inyong karagdagang gawain, ang inyong proyekto sa Agham 3, Quarter 3, paggawa ng sariling tarotot. Ang mga kagamitan, basahin ang mga paalala. Ito ang paraan paano gawin ang tarotot. Sagutan ang mga tanong tungkol sa ginawa mong proyekto. Kailangan isama ito sa video at dapat binibigkas ang mga sagot. Maraming salamat sa pakikinig at panonood ng ating aralin ngayon. Sa muli nating pagkikita, paalam!